So, okay, magandang araw. Nagbabalik tayo. Actually, marami tayong mga videos na i-upload. Kaso, medyo busy talaga. So, today, meron tayong laptop from customer, no? So, pag-ilong. So, ito i-upgrade natin sa into SSD. 512GB yan. Then, of course, enclosure doon sa lumang hard drive. Ilagay natin dito. Actually, ito working to, no? So, ang nangyari dito is in-upgrade into Windows 11. So, Windows 11 po ang system requirements minimum na RAM is at least 8GB. So, ito 4GB lang kaya medyo mabagal. But anyway, ang gagawin natin dito, i-upgrade natin into SSD, then downgrade natin into Windows 10 doon sa original OS na. Windows 10. So, let's start. Okay, so ang model pala ito is ACER A314-32 LAPTOP I, Celeron, and for 104GB DDR4. So, ito i-open din natin ito kasi ito naka, yun yung warranty sticker. Nakaano pa? Intact pa, pero hindi pa nag-break yan. Pero since out of warranty natin, kailangan natin i-buksan para ma-check natin ang thermal paste na nakita ba. So, i-break na natin yung sticker nito. Ito yung hard drive. So, ito yung hard drive niya. Ganito yung RAM. Okay, so, nakita ko dito yung RAM na is, ano to? So, ang gamit na naman ito is, in-built sa motherboard. So, ito is, ano lang ito, extra slot lang. Upgrade at core upgrades mo, future upgrades. So, ang gagawin ko dito is, tatanggalin ko muna yung case kasi titignan natin yung plastic kasi kayos na ito. Ito din, palitan natin yung SSD. So, ito yung katalog natin. Dali muna natin. Ayan. Runs through ito. Dali. So, ito yung rubber. Nakalaki is kanya. Yan yung rubber dito. So, dali muna natin. Dito si tayo dito sa... So, tagalan muna natin lahat ng screw. Okay, so, ayun siya. Ito may battery. Okay, so, ito pan. Ah, dito may pan. Pero dito nakalakan na. So, super simple. So, ibang design nito. Yung kung paano ba? Pwede. So, ito yung, ano niya. Nandito yung fan. So, ibig sabihin. Wait. Hindi yung magulo ito. Ewan. So, dito may, I'm not sure, titingnan pang specs, pwede itong, wala pa itong NVMe, kasi back 2018, nasa SATA 2 pa ito, itong slot na ito.
2 screw. Yan. So dry na siya, almost dry na. Palitan na natin. So tingnan niyo yung design niya. So dito i-absorb niya. Saan yung kukunin yung heat? Wala namang ano dito. So dito papasok sa taas, tas buga. Wow. Magaling pa pala sa'yo. So, processor, lagay natin ng thermal paste. Very good. Of course, ibalik na natin to. So, ito yung fan. Brush na lang natin. Okay, so wala natin gagalawin dyan. Ibalik na natin yung cover. Kasi yun yung tingnan natin yung processor. Check. Alright, all in place. Then, torch bubble na natin.
Okay, so ito, balik natin. Hindi naman tayo mag-upload pa ng RAM. Okay, so ito, pinapalitan natin. 500 GB ata ito. 500 GB. Mr. Digital. Ayan. So ito 500 GB. Open natin to. Five one two GB. Okay, so ito ganap to nga. Wow. So, paganyan. Okay. Ganyan sa gilid. Then, paganyan. Then, lock. Ganyan. Right. Salapak natin to. Okay. So, ayan na. Then, lagay natin dito. Connect na, okay ba? Okay, very good. So, pag ganyan. Lagay una, pasok natin to. Una, push na to. Then, push dito sa gilid. That's it. Then, connect to. Okay, very good. So, ilalock na natin. So, ganun lang po. Perfect. Dito yun. Okay. So, that's it. Then, of course, itong extra hard drive natin, lagay natin dito as portable. No? Kasi, old files, nandito lahat. Nandito lahat yung old files. So, para ma-access na yung files at the same time storage, ilagay natin siya dito. All plastic clips lang to, no? So, madali lang siya. Okay. So, yan. Salpak nyo lang dito. Hindi naman pwede magbaliktad to, eh. Yan. Then, yan. Ayan natin. Ito yung alog-alog. Yeah. So, okay na. Check natin. See? So, ito na yung hard drive niya. Old hard drive, sorry. Okay, so lagay natin sa gilid. All good na tayo. So ang gagawin natin is i-download natin siya from Windows 11 to Windows 10 kasi hindi kaya. O, pwede naman itong Windows 11 kaso dapat mag-upgrade ng RAM kasi Windows 11 at least 8GB ang RAM. E ito is 4GB lang. Okay, so meritay natin yung license niya.
Saka yung charger kasi drain ata yung charge ang ano ko. Wow, parang may hindi ako nalak ah. What? Saan to? Ah, dito. Wow, marami ah. Pag isa. Okay, so ganun yung unit. So ang gamit natin ngayon is Windows 10 bootable, USB bootable. So ginaunload natin to from Microsoft website, my Microsoft creation tool, tama ba? So doon tayo kasi untouched yun, malinis yun, walang bugs. Anyway, license naman to. Then, power on of course. Power on. So, ang lid nito is nasa gilid dito. So, nag-display siya. Ayan. Ayan po kung mag-diretso ng ano to. Ayan. Naka-delete. Tingnan natin kung madikit ng SSD natin. Okay. So, yung SSD natin is na-detect natin. Yan. So, ito. Yan. Ramsta SSD. S800. Okay. So, dito hanggang dito lang yung video. Kasi isa-set up ko ito sa Windows. Di ko na ipapakita para hindi masyado mataas. So, mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe to our channel. Sa mga subscriber natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At hanggang sa muli kayo. Hanggang dito na lang. Bye.